Nasa 10,000 mga overseas Filipino workers ngayon ang naka-quarantine sa 140 hotel sa bansa. Ayon kay Administrator Hans Leo Cacdac ng Overseas Workers Welfare Administration, humaba sa 8 hanggang 9 na araw ang quarantine sa mga OFW mula sa dating 1 hanggang 3 araw lamang. Ito ay dahil sa pagbabago sa protokol sa pagsasagawa ng COVID-19 test, kung saan dati paglapag pa lamang sa airport ay sumasailalim na ang mga OFW sa swab test. Pero ngayon ay sa quarantine hotel na agad ang tuloy at pagkatapos pa ng 5 araw at saka pa lamang sila kukunan ng samples. Ito'y para mas maging epektibo ang gagawing pagsusuri sa mga ito. Kaya nga, we had resorted to budget hotels and facilities. Kasi nga, na-overwhelm na yung mga hotels natin dito sa Metro Manila. Ayon kay Administrator Cacdac, sa hotel pa lang ay nasa 30 milyong piso na ang kanilang nagagastos araw-araw. Di pa kasama dito ang gastos sa transportasyon dahil sagot din ito ng pamahalaan. Dahil dito ay paubos na niya ang nasa 6.2 billion pesos na inilaan ng gobyerno para sa paglilikas ng OFW ngayong taon. As a result, talagang challenge ng ating budget ng funds natin ngayon, and we project na by April and May ay mauubos yung 2021 budget ng 6.2 billion. Ayon kay Admin Cacdac, nag-abiso na sila sa budget department para sa karagdagang pondo. Nasa 470,000 OFW na ang nakauwi sa bansa at ngayong taon ay nasa 100,000 pa ang maaaring umuwi. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.